Natagpuan na sa National Museum of the Philippines ang mga nawawalang pulpit panel ng Bolhoon Church sa Cebu. Hiling ng simbahan at ng lokal na pamahalaan, maibalik sa probinsya ang mga imahen. Nasa frontline na balitang yan, si John Aroa. Makalipas ang apat na dekada, ang mga pulpit panel na ito na matagal nang nawawala, natagpuan sa National Museum of the Philippines. Pero pagmamay-ari raw yan ng Archdiocesan Shrine of Patrocinio de Maria Santissima sa Bulacan, Cebu. Patunay niyan ang mga larawang kuha noong 1895. Makikitang nakakabit ang mga panel sa pulpito ng naturang simbahan. Gusto ng mga Cebuano na maibalik ito sa kanila. Kaya naman, nagkaisa ang Archdiocese of Cebu, Munisipalidad ng Bulacan at Pamahalaang Panlalawigan ng Cebu. We request the National Museum to return these treasures so that they may be rightfully put back where they belong. We assure the National Museum that there will be enough security for these panels from here on. Ayon kay Archbishop Jose Palma, kinuha raw noon ng walang pahintulot ang mga panel sa local ordinary noong panahon ng yumaong Archbishop Ricardo Cardinal Vidal hanggang sa hindi na ito maibalik. Dahil 40 taon na raw ang nakalipas, kaya wala ng plano ang simbahan na imbestigahan pa ito. Ang gusto nila ngayon ay muling masilayan ang mga imahen. They contacted the ones holding the pulpit panels and say they should be returned to Bulacan. And efforts were made. Soon, the pulpit panels will be returned to Bulacan. Ayon sa museo, isang negosyanteng nagmamay-ari ng kilalang bangko sa bansa ang nag-donate ng mga panel. Sa inilabas na pahayag ng pamunuan ng National Museum, sinabi nilang nabili ng donor ang mga imahen. 6 ang lahat ng panel, 4 ang nasa National Museum ngayon, 1 ang natira sa Bulacan Church at may 1 pang nawawala. Nagbabalita mula sa frontline, John Aroa, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.